aking YouTube channel. This is Abby. And sa mga bago lang napadpad dito sa channel na to, hello sa inyo. I hope you subscribe as well kung interesado kayo sa video na to. I'm sure kaya nandito kayo. So, sana mag-subscribe kayo. And sa mga subscribers ko dyan, thank you sa inyo for keeping subscribing on my YouTube channel. Thank you so much. And pagpasensyahan nyo kung medyo maingay kasi wala naman akong YouTube studio or anything na pwedeng pagvideohan kundi ito lang kwarto. So, ayun guys, this video about po sa mga aspiring BPO applicants na gustong makapasa. Siyempre, isa din ako doon. Pero, I know, kung napanood niyo yung dalawang video na in-upload ko, na nag-apply ako sa BXI at sa Teleperformance, ay failed ako. So, parang, anong key mo mag-share ng tips dito kung hindi ka naman pasado? Well, anyway guys, huwag naman kayong ganun. So, andito naman ako para makatulong sa inyo. Kasi, alam ko na ang proseso guys. Alam ko na yung mga itatanong sa inyo. So, pwede nyo mapaghandaan yon bago kayo sumabak sa laban. Diba? So, wala namang masama. At least, may idea na kayo kung anong gagawin during the interview, 'di ba? Para alam niyo na 'yung gagawin niyo, ano 'yung pag-aaralan niyo, kung ano 'yung i-work out niyo. So, walang ano pa, paligoy-ligoy pa. Simulan na natin dahil baka mabuisit pa kayo, ang dami kong intro. So, ayun guys, this video is all about Taray. So, tungkol ito sa paano kayo makapasa sa AT&T, Comsat, and PayPal. Yung tatlong accounts na yon guys. So, actually, pinaka biggest account na nag-o-offer ng magandang incentives ay ang AT&T. But, at the same time, based na din po sa mga umahawak ng ganong account, like my cousin, it's very toxic account. Kasi nandun lahat ng mga irate customers. So, even though meron din mga irate sa ibang account, pero itong account na to, ang marami talagang irate talaga. Yung may mga nagmumura na talaga. So, other one is Comcast, tsaka yung PayPal. So, actually guys, wala naman talaga akong super idea sa mga ganyan. So, tutulungan ko lang kayo sa abot na makakaya ko kung ano yung alam ko tungkol doon. So, without any further ado, let's start. So, let's proceed muna sa AT&T. So, sa VXI to guys ha, ito yung kanilang procedure. So, kung sa mga VXI aspirants dyan na gustong mag-apply, so, ito yung procedure nila. So, para AT&T pa lang, okay ka na, pasado ka na. So, ito yung kanilang process or step by step. Okay, so, una-una, syempre, ay mag-online assessment ka, online exam. Then, initial interview. Syempre, kailangan ipasan yung initial interview. Kasi sa BXI, tatlong account yan. So, unang-una yung AT&T, Comcast, PayPal. May isa silang account na inaalok sa akin, guys, eh. Kung napanood nyo yung unang video ko dun sa BXI. Pero, hindi ko na pinush kasi masyado ng gabi. Gaya nga na sabi ko sa inyo, 1 AM na ako nakauwi. 12 hours ang kanilang process sa pag-a-apply na yan guys. So, kung ganun naman kayo katsaga, ganun talaga ang mangyayari sa inyo. Pero, kinaganda naman doon, free lunch, free dinner. So, okay naman siya. Hindi naman din kayo gagastos. And, may palaro naman sila para hindi kayo ganung maboring. So, nakakuha ko ng payong doon. So, okay. Ang dami ko nang sinasabi. So, right after na pass mo yung interview, yung initial interview,
ay tatawagin kayong uli for orientation, which is maganda din sa kanila kasi i-orient na kayo kung anong gagawin nyo doon sa during the role playing. So doon pa lang guys, dapat ipasa muna para mag next round ka na sa AT&T account. So ano ba ang ginagawa sa role playing? So sabi ko nga sa inyo, yung AT&T Telco accounts yon, so toxic siya. So tungkol yun sa bill. So may, ang eksena doon, si interviewer, kunwari yung customer, ikaw yung agent, may papakita sa iyo, ipapakita niya sa iyo yung bill, example statement account of account. So i-re-review niya sa iyo yon for about 5 minutes or as long as magsabi ka na okay ka na, which is maganda. Ay magsisimula na yung role playing. Okay? So ring ring. Hello, this is Joe. May I know what is my charge, TV charge, ganun-ganun. So, yun yung tanong. So, doon, babalikan mo yung bill. So, since bago ka, wala kang idea doon, hindi mo alam ang gagawin mo. Ang ginawa ko, nag-direct ako doon sa charge ng TV. Hi! Although, nag-opening spill ako, guys, na, hi, this is Abby. Thank you for calling BXI. Tapos bigla na siya sa akin, sumabat na siya kagad sa akin kasi feeling ko, no, hindi ko pilon kasi mali na talaga kagad yung opening spiel ko. Kasi nga, wala talaga akong idea eh. Ano bang alam ko doon, diba? Wala talaga. Even na nagbigay sila ng orient sa inyo, as a first timer, hindi mo din alam, tapos pangungunahin ka pa ng kaba. Wala, diba? So, ayun guys, sasagutin mo siya. Tapos, nung sinagot ko na, nagtanong siya ulit, kailan yung due date niya? Pwede sinagot. Actually, mali pa nga yung sagot ko dun eh. So, isa pang mali ko doon. So, guys, ito na ang tips natin para mapasa nyo ang AT&T role playing. Kasi kapag dito pa lang napasa nyo na guys, magne-next step na kayo papunta doon sa next process, okay? So, dapat pala guys, ganito ang gagawin nyo. Pag nag-start na siya mag-ring, ring, ring, opening spiel mo, hi, good evening, this is Abby from AT&T. How can I help you? How can I help you? Ganon, ganon pala yun, besh. So, ang sinabi ko, VXI. Siyempre yung company yun, diba? Boga. So, dapat, AT&T. Tapos, sasagot na siya. Ay gusto niya malaman yung charge niya sa TV. So, ang ginawa ko, binigay ko kagad, which is, failed ulit. So, supposedly, guys, ang dapat mong gawin muna ay ganere. Okay, sir. Before we start, can I know your first name and last name for verification? Ganon. So, ikaw na bahala kung anong speech ang gagawin mo. Basta, kailangan kunin mo muna yung first name and last name niya bago ka mag-disclose ng information. Okay? After that, pag sumagot siya, dapat pala guys, ito na, another tip. Tips, hindi na pala ginagamit ang mom and sir. So, kailangan first name basis na talaga. So, sinabi niya Joe. Okay, Joe, for further verification and security purposes, can I know your account number? So, ayol. Yung pala, parang pag tumatawag ka lang ng mga PLDT, Globe, Chenis, pang meron kang wifi, nagre-reklamo ka, kung paano silang sumagot, tumawag sa'yo, ganun pala. So, late ko na na-realize, kaya alam nyo na ang gagawin nyo, okay? After nun guys, sinabi na niya, tsaka mo palang sasabihin yung sinasabi niyang charge. So, okay Joe, upon checking on your account, your charge for your TV subscription is $68.67, something like that. Tapos, sumagot siya, okay, okay. And next na doon,
papa-follow up ka pa na, is there anything I can help you or assist you? Something like that. Sasagot siya ulit. Meron bang or another charge niya ulit, guys? So, sasagot siya ulit. Sasagutin mo ulit yon, di ba? Tapos, pag okay na, guys, kung ano yung ini-inquire niya sa inyo, kunwari, sa akin, TV, ang next step mo na dun, guys, is mag-upsell ka. Next tips, mag-upsell. So, kunwari, ganito sasabihin mo, sir, do you want to add additional channel on your subscription? So, ayun, guys, sorry, nag-change venue tayo. Nandito na ako ngayon sa room ng bebe ko. So, ayun nga, guys, after nga nun, guys, na nasagot na natin yung concern ni client, ni customer, ang next na gagawin niya ay mag-upsell. So, kung sa TV yung tinanong niya, sir, gusto niyo po ba mag-add ng ibang channel para mas maganda yung ano niyo? Ganon. So, ikaw na bahala mag-practice ng speech mo dyan, ng spiel mo dyan. So, pag sinabi niyang ayaw niya, edi, ano na, ang magko-closing statement speech ka na. Okay, Joe, thank you for calling. If you still have question or concern, you can call us again. Thank you. Ganon. Okay? So, ganon lang yung kadali. So, kahit ano man itanong niya, kung tungkol naman sa postpaid yan, upsell ka ng promotion, kunwari, sa internet. So, ikaw na bahala mag-invento ng upsell nyo. Yes, syempre, tungkol pa rin dun sa bill, ha? So, ganun ang AT&T, guys. Late ko nga lang siya na-realize na sana, kung ginawa ko yan, for sure, pasado na tayo dun sa AT&T. So, late ko lang siya na-realize. So, okay. After nun, guys, sasabihin sa'yo ng interviewer there na mag-antay ka sa baba kasi ipo-forward niya yung score mo dun sa fraud desk kung pasado ka or hindi. So, once na pasado ka dun, guys, dederecho ka na sa Berlitz. So, yung AT&T kasi, guys, may Berlitz siya. After yung Berlitz naman, guys, na nakapag-interview ako ng mga pumasa dun sa AT&T. Ang ginawa naman nila doon, guys, ay meron daw na itatanong sa yung walong situational na kailangan mo siyang sagutin. Tapos meron nga doon ang tanong sa kanya, describe apple. Ganon, describe an apple. Sa loob ng isang minuto, kailangan ma-describe mo yung apple. Tapos, kahit ano sabihin mo doon, basta English ka, spontaneous ka dapat doon, guys, ha. So, the color of, example lang, the color of apple is red and there is a say that if you, an apple a day keeps a doctor away and the apple has many nutrients that good for the body, ganon. Basta hanggang makonsume mo yung 1 minute, guys, ha, kailangan mo magsalita ng magsalita. So, ano naman siya, English o automated na, ano naman siya, I don't know how, automated siya, basta robot yung nagsasalita doon. Kumbaga, hindi siya yung taong nagtatanong. So, yun yung sa Berlitz. Tapos, magbibigay siya ng kwento doon. Tapos, after yung kwento, pwede kang mag-shot down doon, mag-note doon. Kunwari, si Ann ay nag-aaral sa UP Dilaman. So, magtatanong sa'yo yung ano doon, yung nagsasalita doon. Where is Ann? Kunwari, saan nag-aaral si Ann? Siyempre, sasagot mo, she's studying in UP Dilaman. Ganon. Kaya, dapat yung mga keywords doon sa story ay tanda mo or i-note mo nga para may maisasagot ka. Kung hindi mo natandaan, hindi wala kang papel or ballpen during that time, magsalita ka lang ng kahit ano, basta na parang malapit lang dun sa word na yon. So, kung lang, Mary, sabi mo, Mary, ganun. Ganun, guys. Ganun ang technique dun, ganun ang tricks dun. So, nakuha niya na, guys. So, ganun na kadali yun. So, after nung Berlitz, guys, pagpasado ko na doon, guys, ay diretso ko na sa final interview. Pero sabi naman doon, pinakamadali ang final interview kasi
pagbebentahin ka lang naman ng cellphone. So, syempre, kailangan spontaneous ka din doon. And, kailangan ma-explain mo siya ng maganda. So, kahit ano naman yun, eh, pwede ka naman mag-invento ng words para ma-explain ng isang cellphone. So, yun ang final interview ng pinsan ko. Kaya, sinishare ko sa inyo, guys. Para may idea kayo paano mapasa ang AT&T account. So, ang haba na pala ng video na to. Siguro, i-cut ko sa iba. Kasi, baka hindi nyo tapusin pag sobrang haba. So, sa Comcast naman, guys, ituloy ko na lang since andito naman na. Sa Comcast naman, troubleshooting naman yun, guys. Magtatanong din sila na ang daming tanong sa akin nun, guys, eh. So, sa unang video ko, nakapost na yung mga tanong doon. You can check it out. Kung tinanong naman din kung gaano ka katagal mag-stay sa company, anong motivation mo, nag-tell me something about yourself, then nagtungkol din sa trabaho mo. So, kung fresh graduate ka, tungkol din sa trabaho mo yun. Nagtanong din ng situational, kung fresh graduate ka nga, tungkol sa mga eksena mo sa eskwelahan ang itatanong sa'yo. So, ganun lang naman yung sa COMSAT. So, kailangan ma-provide mo din yung magandang sagot, yung technical or yung troubleshooting doon. Ang tinanong kasi sa akin doon ay paano mo ako ipoconnect doon sa, ituro mo sa akin paano makakonnect sa wifi. So, kailangan step by step. Tapos, kunwari, tatanong-tanongin mo din siya kung nakakasunod siya. After nyan, guys, mag-a-upsell ka ulit. So, yun ang importante doon, mag-a-upsell ka na naman. So, gano'n lang kadali din sa COMSAT. Kaso, hindi siguro talaga ako pinalad nung time na yun. Doon naman sa PayPal, dito ako medyo na-hurt kasi hindi mal, ayun, itatanong, isasabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi dito, guys, sa PayPal, excited na ako dito eh. Andito na yung feeling ko, napapasa na ako eh. Kasi, yung mga nauna sa akin, tinuro na sa akin kung paano gagawin. So, thank you doon kay Kuya, hindi ko natanong yung pangalan niya. Tinuro na niya sa akin kung anong gagawin. So, ayun nga lang, medyo, ayun nga, sabi ko sa inyo, hindi ako spontaneous and masyadong kulang ang vocabulary ko. Hindi ko ma-express yung words na gusto kong sabihin. So, yun ang dapat nyo nga ipag-aralan talaga, guys. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-search kayo ng mga question and answer ng call center. Believe me, guys, yung mga lumalabas na tanong doon, itatanong sa'yo. Pero, guys, hindi na tinatanong yung strength tsaka weakness eh. Ewan ko lang sa iba. Pero, sa lahat ng nag-interview sa akin, kahit dun sa isa una, hindi tinanong yun. Tell me something lang, tas situational na about sa trabaho. Kumbaga yung behavioral interview. So, doon kayo mag-focus tsaka sa mga out-of-the-box question. So, ayun guys. So, yung mga tinanong sa akin na words is yung knowledge, handling, genuine interest. Tatlo yun guys eh. Hindi ko siya na-express ng maganda. Ang kinagandaan naman kasi doon, walang mali o tama doon sa sagot ko. Basta, tinitingnan lang niya yung communication skills mo, pati yung pagiging spontaneous mo. So, ayun lang ang importante. Masagot mo lang siya ng diretso. At maayos, syempre. Tapos, magkakaroon na ng mock call. Yun. Doon ako na-hurt kasi di ma lang ako tinry i-mock call. Kasi excited na ako dun sa mock call eh. So, ano bang gagawin din sa mock call? So, ano din yun? PayPal, syempre, internet yun. So, pati pala yung ownership, tinanong sa akin. So, kailangan nyo siyang masagot sa kanya. So, sa sarili mong isip, pag-iisip, ano ba sa'yo yung mga words na yun? So, yung mga phrases ng call center, guys, alamin nyo din. So, hindi ko makasi lahat alam yun. So, ito lang yung apat na masasabi ko. Yung ownership, yung knowledge ability, tapos yung genuine happiness. Ano pa bin sinabi sa akin ni Kuya na isa. May scenery din siya sa akin doon. Tapos, yun nga yung mock call. Sa mock call naman, guys, ikaw yung agent, yung TL, yung customer. So, PayPal yun, guys. So, tungkol yun sa, alam nyo naman yung PayPal, guys, nakikita nyo naman sa social media yun eh. So, e-exena siya doon na ganun ulit, opening spiel,
na good evening, this is Abby from People Support. How can I help you? Ganon, opening mo. Nasasagot siya. Tapos, kukunin mo ulit yung verification niya, yung first name, last name, and account number. So, after yan guys, i-confirm mo ulit kung ano yung concern niya. So, ang eksena dun kay Kuya, ang eksena sa kanya, gusto na daw i-refund yung nag-ano niya dun sa PayPal. So, doon naman guys, sa computer, sa computer guys eh, may tools naman doon, mapipindot mo naman doon, at may script yun guys. So, medyo magdadagdag ka lang ng konti, kaya medyo madali din sa PayPal. Kasi, yun nga lang, kung doon pa lang sa opening, hindi ka na niya nagustuhan, sa mga tanong-tanong niya, hindi ka na niya patutuloy ng mock call, katulad na nangyari sa akin. So, ayun guys, refund, di kiklik mo yung refund, may lalabas na script doon, na words doon, sasabihin mo din sa client mo, sa customer. Tapos, after nun, kapag okay na, kukonfirm mo kung may iba pa ba siyang concern. Pag wala, try mo mag-upsell din ulit. Okay? After nun, kung gusto naman nila ng remove na, tatanggalin na nila, aalisin na nila yung account na yun, ayaw na nila ng PayPal kasi naiinis sila. Ang last na tanong mo dun is, kung sigurado na ba silang tatanggalin nila yun kasi hindi na talaga sila makakakunik doon. So, pag sinabing oo, okay, I'm glad to assist you, ganon-ganon. Tapos, ayun na let, yung closing statement mo na, if you have anything concern, you can call us again, ganon-ganon. So, ganon lang po yung paano ang proseso sa AT&T, Comcast, and sa excuse me, sa PayPal. So, after nun guys, pag napasa mo yung mga proseso na yon, job offer naman na. So, congratulations sa inyo kung makakaroon kayo ng job offer. So, actually, may natulungan nga akong isang kasabayan ko doon. Tuwan-tuwa siya sa akin, nagpapasalamat siya sa akin kasi after ko doon sa Comcast, next, siguro mga 5 pa bago siya. Kasi nga, tinandaan ko yung mga question eh. Kasi nga, magbablog nga ako tungkol doon. Shinare ko sa kanya, sabi ko ito yung mga tanong, mag-ready ka na para hindi ka ma-blackout or at least may idea ka na kung ano itatanong sa'yo. Tapos, ayun, nasagot niya lahat. Fresh graduate lang din siya. Tapos, yung pagkalabas niya, tuwan-tuwa siya kasi nasagot nga niya yung mga tanong kasi nga, yun nga yung mga sakong tanong din sa kanya, yung binigay ko sa kanya, tuwan-tuwa siya. So, ayun guys, ang nangyari, job offer siya. So, nakakaingit, pero at least nakatulong tayo kahit hindi tayo nakapasa, at least kahit paano nakatulong naman ako, pati sa inyo na mga future mag-a-apply sa BXI. So, ayun ang proseso ng BXI. So, sana makatulong ako sa inyo, and kung nakatulong man ako, sana mag-like ka at mag-subscribe sa video na to, at i-share mo sa mga susunod pang mga or mga kakilala niyong gustong mag-apply sa BXI. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye! Super haba na nito. Sana matapos niyo hanggang dito sa dulo na to. So, ayun lang. Thank you. Bye!